Diyan sa kaganapan po sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City, nasa kabilang linya po natin sa Zoom si Attorney Israelito Torion, ang legal counsel po ng KOJC. Attorney Torion, kumusta na po kayo? Magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ at Aliw Channel 23. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at saka nakikinig nitong sikat na istasyon DWIZ. Magandang umaga po, Sir Andrew. Salamat po. Salamat po, Attorney. At kamusta na po ang sitwasyon dyan po sa paligid po, sa loob at labas po ng KOJC compound? Kamusta po ang ambience po? May tension pa rin ho ba, Attorney? Medyo tensionado pa rin kasi marami pa rin sila. Although mga alauna kaninang umaga, meron silang movement na parang lumabas, parang pumunta po sa gate 18, no? Ang situation lang kasi kahapon medyo very tense kasi ang lawyer namin, si Attorney Kay Lorente, nakatanggap ng tawag from a police officer na nagsabi na bubumbahin daw yung cathedral and it caused panic a bit kasi nga the police officer tried to convince Attorney Kay Lorente na makipag-negotiate na lang daw kami at ipasurrender si Pastor Apollo Sikibuloy. But Attorney Kay Lorente replied and medyo nagpanik po yung ating abogada. Member kasi po yun siya ng Kingdom of Jesus Christ. Dati po estudyante. Alright. And ang mali lang kasi nito is bakit naman doon ipaalam yung planong pagbomba doon sa babae namin na lawyer and bakit naman parang ginawa pa yun na threat, no? Yun lang ang nakakos kunti ng panic. And we tried to secure confirmation from Police Brigadier General Nicolas Torre. We tried to call him, we tried to text him. Nung hindi po siya nag-re-reply, ipinost ko na sa Facebook. After 5 minutes to 8 minutes ata, nagkanda kaagad sila ng kahapon press yan. Briefing na hindi hindi daw totoo. So salamat naman, hindi totoo. Alright. So kasi kaliwaan po ang inyo po mga press conference sa PNP, sa PRO 11, and then meron din po kayong press conference. Pinabanggit ho ninyo kahapon, Attorney, ito pong kasi yung sinasabing heartbeat, ang inyo pong pahayag dito, hindi ito pwedeng maging batayan para doon sa pag-aresto. So pakipaliwanag nyo nga po kung ano yung saan po ito nag-ugat, Attorney. Ewan ko lang talaga kung saan niya nag-ugat, no? Pero nung nagkausap kasi kami ni General Torre nung simula talaga nung August 24 nung ang dami nila, dala nila yung LRAD equipment na napakalakas, nakakabingi. Pag mag-announce yung nakakabingi, I tried to contact him, I tried to talk to him, no, kasi ang dami nila. Opo. Mga police, fully armed sila, and I tried to use a megaphone. Sir, there's no need to use force, and we are willing to cooperate. Hindi siya nagpakita kaagad, at nung nagpakita, hinanapan ko ng warrant. Wala naman siyang warrant dala, pero after about 10 minutes, dinala niya yung legal staff niya. May isang warrant lang po. Okay. Silvia Simanes, ang address pa ay Pasig. Sabi ko naman, sir, hindi naman po pwede under our rules na yung babae na isang warrant lang ay Pasig ang address, ay yun ang magiging basis mo to go inside. Wala po siyang sinabing heartbeat dun. Later na lang siya nagsabi ng heartbeat. Nung after nung first day ng search, kasi hinalugad nila, grabe, napakagulo. Kasi binigyan niya kami ng 30 minutes to clear the area. Sabi ko naman, hindi naman kailangan, sir, kasi we are willing to cooperate. No need for you to use force. Pero mga before ng lapse ng 10 minutes, nakatanggap na kami ng tawag dun sa likod pala namin. Nagkagulo na kasi sinira nila yung gate sa likod.
sa southern at saka sa eastern portion, dumating napakaraming pulis na naka full battle gear at saka naka mask lahat, mm-hmm. at nagpatapon po ng mga tear gases, which resulted na may namatay po. Akala nga namin 7 yung namatay at first, no? Mm-hmm. Kasi 4 pala dun nagkaroon ng heart attack. Sila lang, 5 pala silang nagkaroon ng heart attack. Ni-revive doon sa may cathedral namin. Isa namatay talaga. Tapos sa 16 initially yung nawala ng malay. Uh-huh. So kaya nagkaguhol-guhol yung mga report kay Kyle. Akala namin patay talaga yung 5 others or 6 others. Uh-huh. So wala pa siyang sinabi na report noon. Nag-conduct sila ng omnibus search na hindi right. naman yeah. pwede sana yan sa anong tawag nito, sa isang areswaran. Uh-huh. It was only later on nung walang nakita na heartbeat na yung theory po ni General Torre. Sa amin po kasing palagay, hindi po pwede yan kasi under Rule 113 Section 11, pagpapasok ka ng building, especially ng ibang tao, mm-hmm. kailangan nakita mo yung akusado doon or reasonably believed to be there. Mm-hmm. Yung reasonable belief po, hindi po wala pang jurisprudence na heartbeat yung nakita mo, no? Alright. Kasi yung heartbeat, that requires already high-tech equipment, no? Technical na so, yan. So, ang nangyari pa, itong heartbeat na ito, maski saan-saan nakikita. First, doon sa aming administration building, may footage naman no na nakita sa SMNI na isang police officer po, medyo confident siya masyado na nandun daw yung heartbeat doon, pero wala naman. Alright. Second heartbeat na nakita, doon sa may JMC basement, na ibang building na ano naman, may heartbeat daw. At binuksan, nakita naman yun, tubo pala ng tubig. May malakas yung tubig. Pangatlo, yung within JMC basement naman, heartbeat daw, pag open, daga pala ang nandun. So, kaya nga nagkaroon niya ng mga memes-memes. Tapos later, yung heartbeat, nandun na naman sa cathedral. Uh-huh. So, akala namin, ang sabi kasi nila, may bunker. So I already told some of the media outfits na If this is a bunker, then this must be a moving bunker. Kasi lumilipat-lipat po eh. So opo, sa amin pong palagay, hindi po ito probable cause. Fishing expedition po, na hindi po dapat sana pwede ng isang arrestwaran. So hindi siya pwedeng justification para maging probable cause. Especially po Sir Andrew na opo. Ito pong property ay owned po ng KOJC. Aha, alright. And speaking, may pumasok ho kahapon sa property po ng KOGC compound, attorney. Ano ho ang ginawa ho nila kahapon? Pinagpatuloy pa rin nila yung paghahanap, attorney? May pinasok sila mga 4 o'clock in the afternoon. Nagkaroon na naman ng commotion. Ayan. Kasi ang gusto sana namin, transparency sa lahat ng ipapasok nila. May mga malalaki silang mga boxes na napakabigat ng mga equipment, at saka meron din yung parang anong kulay no na malaki masyado. Mm-hmm. Hindi namin alam kung anong mga equipo yun. Especially na wala kaming access doon sa JMC basement na naririnig lamang namin na may mga drilling na tug-d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 ug, ganun. Mm-hmm. So, sa palagay po kasi namin ay bawal po yun kasi mm-hmm. ang kanilang dala, arrest warrant lamang, bakit tayo po nagdi-drilling? Kaya nga, nag-issue nga sana ako ng challenge kahapon sa media na tawagan namin si General Torre. Hingi kami ng permiso po na makapasok para ma-clarify natin ito na kung meron ba talagang lagusan from JMC to cathedral to the hangar. Kasi para ma-verify, no? Kasi klase-klaseng report eh sa Sun News Agency, sex layer daw. Mm. Pinagtagpi-tagpi ang mga pictures. Mm-hmm. Yung sa pictures po sa mga ano sa first floor ng mga quarters po ng aming mga abogada, no? Na kasi may mga abogada kasi din na napag-graduate na namin yung JMC, pinagtagpi doon sa picture doon sa underground. Uh-huh. Unfair naman po yun na hindi kinuha po ng aming side at na-conclude agad na sex slave. Attorney, sa inyong palagay, nalabag itong temporary protection order at kung may paglabag man, ano bang maaring
maging kaharapin naman ng PNP. Parang lumalabas, tila baga namumutawi sa inyo pong bibig, eh, mukhang trespassing itong PNP, attorney? Opo. Kasi nagulat kasi sila sa temporary protection order talaga, no? Ang amin lamang doon ay ang rason bakit na-issue yung temporary restraining order is to take away the restrictions and control that mm-hmm. they imposed upon the members of the KOJC, which led to the violation of their rights to lives, liberties, and properties. Okay. Kaya nga sa first wherefore portion po doon, may cease and desist portion doon to perform any act or omission that caused the violation of petitioner's right to life, liberty, or property. Mm-hmm. So sana i-stop yun, at saka yung restriction and control, i-stop yun. Pero ang reading kasi ng PNP, especially General Torre, doon lang sa second portion ng wherefore portion, na i-remove yung barricades, blockades, no? Doon that would hinder the exercise of the petitioner's religious, academic, as well as proprietary rights. Uh-huh. Ang tingin kasi namin na maski nga doon sa kanilang reading lang na i-remove yung barriers, na iba kasi ang nangyari kahapon. At saka right after nung pagka-issue ng TPO, no? Parang nag-panic din sila. Mm-hmm. Eh, instead, kinordo nila yung pinaka-sacred place ng KOJC, yung cathedral po. Wala nang makapasok, at saka yung JMC basement, na doon sila nagakandak ng drilling. Mm-hmm. Tapos nung nag-issue ako ng challenge po, bigla na lang, hinarangan na nila na hindi na ako makapasok, na maka-attempt na magpunta ng JMC basement. At saka hindi na lang din ako nag-attempt kahapon na magpunta kasi hindi man ako nakatanggap ng text message, no? Kung nag-attempt ako doon, baka dakpin pa ako, hindi na ako ma-interview po ni Sir Drew na sino po. Opo, attorney, mga ilang pang mga pahabol pa na mga katanungan na meron kasi dito na lumalabas. Ano po yung sinasabi ni Pastor Apollo Quiboloy? Meron po siyang written declaration. Ano ho ba yung nilalaman po nito, Attorney Torion? Bago po nawala si Pastor Apollo si Quiboloy, kami po nag-usap noon, no? Matagal po yun, no? I remember there were other lawyers likewise, pero kami yung matagal masyado, mga 4 hours ata kami nakatindig lang halap ng Chowking. Meron King's Chow pala doon sa loob ng KOJC compound. Meron kasi siyang request noon na wala naman talagang problema itong kaso sana, no? Mahina ang ebidensya, willing siya makipag willing siya harapin ito, pero may complication kasi may banta sa kanyang buhay. Kita mo naman yung obsession ngayon to go after him. And then secondly, yung threat kasi na extraordinarily render siya doon sa Amerika, at makikialam ang Amerika sa judicial processes dito. Ang request niya is, na-request niya yung ating Pangulo na presidente po, Marcos, baka pwede mag-issue lamang kayo ng written declaration na hindi ako ipadala sa Amerika, no? Request din niya yung PNP chief, yung DILG, DOJ, NBI na put up ng written declaration. At harapin ko yung mga kaso. Bakit kailangan ito? Kailangan ito para ma-assure yung safety niya, hindi siya mamamatay, at hindi siya ipapadala doon sa United States of America, hindi niya maharap yung kaso dito sa Pilipinas. Reasonable ba ito? Reasonable po ito. Kasi siya po ay citizen po ng ating republika, at kailangan niya ng proteksyon ng kanyang presidente na kanyang kinampanya po ng maigi noong eleksyon. So, ito ay, kumbaga, itong nakarating na ba itong request na ito, attorney? Ilang beses na po. Hindi ko naman itinatago. Marami pong attempt ang ating gobyerno na makipag-usap po sa akin, to find ways how to diffuse the tension, no? May mga personalities po na hindi ko na lang i-reveal na nag-try po na nag-talk sa akin. Ini-entertain ko naman po sila, and I have always been consistent po na yung stand po ng Board of Administrators ng KOJC was the same stand before ni Pastor Apollo C. Quiboloy, na i-assure lang yung safety niya, hindi siya mamatay, may written declaration po na yung hindi siya extraordinarily render sa Amerika. Kasi
Citizen naman siya ng Republika ng Pilipinas. May dapat siya proteksyonan ng kanyang presidente. Meron niyang legal basis. The legal basis is the social contract theory, no? Upon which our republic has been founded upon. We surrender some of our rights to the government. The government should in turn protect us. Since we elected President Marcos to office, it is incumbent upon him to protect its citizens. Yun po ang kanyang request po. So, attorney, bilang panghuli, kailan ho ba? Kasi nasa ikapitong araw na po tayo ngayon, attorney, ng standoff dyan po sa Davao City, sa may KOJC compound. Kailan po ba matutuldukan ito? Kailan po ba lalabas at magsasalita personal mismo si Pastor Apollo Quiboloy para po mabigyang linaw na po ito pong kanya pong mga kinakaharap po na kaso at syempre yung kabuuan po ng issue pong ito, attorney? There are three possibilities po, no? Number one, if the police really, if they will follow their motto, is to serve and protect. Since there is already a court order, no? There is already a temporary protection order, which seeks to remove the restriction and control that they impose within and outside the premises of the KOJC, dapat po sana i-follow ito at alis na sila. Yan po ang isang probability po. Secondly, baka mag-order na talaga ang korte na magpadala siguro ng ibang law enforcement agency na yung sheriff would require them to leave. At saka yung pangatlo po kasi yung posible na mag-surrender si Pastor. Pero Pastor Apollo Quiboloy, no, I have no way of contacting him. I just would like to address also the public na aside from doon na sinabi ko sa before na may threat sa kanyang buhay at saka nag-request siya ng extraordinary rendition, may karapatan po ang akusado na i-insist po yung kanyang innocence without surfacing, no? Gaya sa aming nasabi na may motion for reconsideration siya doon sa Department of Justice na hindi po inaksyonan. Na-dismiss na po itong kaso na po ito matagal na at ang complainant po ang umakyat doon sa Department of Justice. Tinulugan po ito ng Department of Justice na more than 3 years. Bigla na lang may resolution at wala, may warrant of arrest na, even if may motion for reconsideration pa kami sa DOJ. Tapos, kinwestiyon din po namin yung information tsaka warrant of arrest, pending po ito sa Court of Appeals. Baka naman pareho sa Tuliao versus Miranda, baka naman pareho doon sa Dacer Corbeto case ni Senator Lacson, baka mag-grant naman yun. At kung mag-grant yung certiorari namin, edi manolify yung information tsaka warrant, edi wala ding kaso. Nandun po yan sa ating rule of law. Kung i-avail po yan ng ating mahal na pastor, so it is within his rights. Right. So hindi po ito, dapat sana yung demand to surrender is not a license for the PNP to trample, no, na i-violate yung mga rights ng ibang tao, ng mga KOJC members. Yung the right to life, na tirgas na sila, marami nang nasaktan, hindi po ito lisensya para walain na natin ang ating saligang bata. Sana igalang pa rin, kasi hindi naman po konbiktado, hindi po fugitive si Pastor Apollo Quiboloy. Opo. Yan po ang aming stand po. Alright. Pending pa po yung kanyang motion for reconsideration sa DOJ. Opo. Nako, attorney, nawa ay magkaroon na ng kahinahunan dyan sa bahagi ng Davao City at matuldukan na matapos na maplansya at maliwanagan na po dyan po sa issue na yan. Nga pala, attorney, bago ka namin bitawan, kinakamusta ka pala ni Kuyang Cliff Dalus. Kamusta na? Sige, kumusta mo ako kay Sir Cliff. Salamat. Alright. Opo, attorney, marami pong salamat. Good luck po sa inyo at mag-iingat po kayo. Magandang umaga Thank po. Thank you. Salamat po.